Another day here in Gorilla Garage. Ako nga pala si Sir Mac, ang mag-feature na sasakyan natin ay ang ating Toyota LC80. Vlog yun habang wala pang mga drawer system. Ang ikakabit ko doon, dual battery system, tapos yung inverter, fridge, tsaka yung solar panel. Solar panel. So, yun yun. Okay. Papakita natin muna sa inyo kung ano yung itsura ng LC80 natin habang hindi pa nakakapitan. Guys, dito kung makikita nyo, halos stuck lang nandito. Meron siyang control panel dito at malamang ito yung control panel na to. Ito yung sa mga ilaw niya. Front fog light at saka light bar, no? Manual transmission. At may pangalawa siyang cambio. Ito yung mga pang off-road, yung high 2, high 4. Medyo mabigat. May tama na siya. Malitawat pa ganyan. Binibitawan mo. Hindi siya babagsak. Kailangan na natin palutan to. Walang kalaman naman ang likod natin kung hindi ang ating glow pump. Okay. Pero ngayon, pagkatapos namin installin lahat ng mga accessories na pwedeng ilagay dito sa LC natin. Ito, papakita ko na sa inyo isa-isa at i-explain ko pa sa inyo kung ano ba yung purpose ng bawat isang item na nilagay natin dito. Bakit tayo naglagay ng dual battery system? Kasi kailangan natin ng separate power na kukuha para sa mga accessories na kinabit natin katulad na itong ref. Sa madaling salita, itong mga accessories natin to hindi kumukuha ng power sa main battery ng sasakyan natin. Ngayon, paano nakakakuha ng power itong battery natin galing dito? Doon lang gagaling yan. Tawag doon ay C-Tech onboard charger. Ngayon, ang tanong natin, car guys, saan kumukuha ng power? Kumukuha siya ng power doon sa main battery natin. Magtataka kayo, syempre. Kapatay yung kotse, so kumukuha siya ng mag-isa. Madedrain yung main battery natin. Hindi. Gagana lang yan kapag nakastart na yung sasakyan kasi nakakonect siya sa ACC natin. Hanggat hindi nakastart ng kotse, hindi siya kukuha ng power sa main battery natin. Start na natin yung kotse, doon magcha-charge yung main battery natin kasabay tong battery natin dito. Ang ref, Sir Mac, 220 volts. Ang kotse, 12 volts lang. Paano nangyayari yun? Dito papasok ang inverter natin. So, galing sa battery, papunta rito, magiging 220 volts na siya. Ngayon, para mapagana to, ang gagawin lang natin ay i-on natin dito ng one click lang. Pagkatapos, makikita nyo yung ref natin na nagsacharge na siya ng kusa. Makuha siya dito sa, ng power dito sa second battery natin, tapos in-invert niya, papunta dito sa ref. At naglagay pa tayo ng system dito na para, nang sa ganun, hatakin lang natin, bubuksan lang natin dito yung ref at makikita nyo may dalawa siyang divider dito. Merong freezer at merong chiller. Bakit kailangan pang ang arte? Kailangan nahihila pa. Isipin nyo guys, kunyari hindi nahihila yan, kukuha kayo ng gamit o kaya kukuha kayo ng pagkain sa ref, paano nyo makukuha? Mas mahirapan kayo kasi mag-extend pa kayo dito. Pag may ganito tayong system, hatakin mo lang to, tapos accessible na agad siya at may ilaw pa sa loob ng ref natin. Ito sa inverter natin, meron na siyang, nakikita nyo naman, meron siyang 220 dito, may USB. At kung sakaling magdadala kayo ng electric fan, kung ano nakikita nyo, cellphone charger, magdala lang kayo ng extension, ilagay nyo dito, salpak mo yung extension dito, saksakan nyo, lahat yan gagana. Ano to? Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, ito yung device na rekta galing sa solar system panel natin sa taas. Sa katapat yung panel natin, sa tapat ng araw, Magcha-charge yan, magbibigay na power yan na dito sa battery natin, second battery natin. Gano'ng katagal tumatagal ang baterya nito? Sa negative 2 na yan, car guys, nakapatay yung makina ng kotse, tumatagal yan ng 15 hours. Basta as long naman na huwag mo buksan ang buksan syempre, pero pag the more na binubuksan mo, mas iksi yung battery life natin dito. Yung fridge natin, yung temperature niyan, negative 2. Gano'ng kalakas ang negative 2? Ang ice cream natin, negative 5 lang, okay na yan. Pero itong fridge natin, bumababa yan hanggang negative 20, guys. Aanin mo yung negative 20. Ngayon, kung sakaling nagka-camping kayo at meron namatay na chap-chapin nyo, lagay nyo sa loob, kaya yan, pasok yan.
Pero siyempre huwag niyong gagawin yun. Bad yun. Nakapark ka lang pero nakatapat ka sa araw. Hindi, malulobat to sa madaling salita kasi nakatapat sa araw yung solar natin sa taas. Nagsicharge lang, nagsicharge to. Kahit nakapatay lang yung kotse. Ilang watts ba yung solar panel natin sa taas? 200 watts. 200 watts na yun, sobra-sobra na yun para dito. Kahit maglagay pa kayo ng ref, magcharge kayo ng cellphone, kayang-kaya talaga yun. Tayo dito ang dalawang drawer system. Kasi siyempre pag nagka-camping tayo, marami tayong gamit. Ang pagbukas niyan, ganito. Susuyan niyo lang dito. Parang yung seatbelt sa aeroplano, bubuksan niyo yan. Tapos nice flight yan. Tapos dito niyo lalagay yung mga gamit niyo, like yung mga tools, yung mga stove, o kung ano man yung mga kailangan sa pang-camping, dito niyo ilalagay. Organize siya. Double yan. Talagang quality yan, kahit na hindi yan basta-basta nasisira. So yun, dito mapapansin niyo sa gilid, naglagay din tayo dito ng waterport day tank. Meron siyang capacity na 14.5 liters. Gano'ng karami yung 14.5 liters? E di, isang litro ng Coke, e di 14. Tapos kalating ganun, edi yun na yun, di ba? Paglagay nyo dito ng tubig, dito, sa area na to, sa side na to, dito kayo maglalagay ng hangin. Sa mga gas station, pwede nyo saksakan ng hangin yan para nang sa ganun, pressurize na tong hose natin. Waste gate na ilalabas nyo yung mga excess na pressure ng hangin na nilalagay natin dito. Ayan, bubuksan lang natin dito sa gilid, meron dito. At kung sana siya, mararamdaman nyo, nag-on na siya. Ngayon, bubuksan natin, maliligo tayo, kunyari, ganyan. Meron siya, pressurized na siya. Ayan. Ayan. Pero syempre, pag nasa camping kayo, as much as possible, syempre magtitipid kayo sa tubig kasi napaka-importante ng tubig. Meron nga tayong kuryente, wala naman tayong tubig. Ending, patay tayo pag ganun, di ba? Totoo naman. Mas importante ang tubig kaysa sa ano. Kung wala kaming pang-pressure ng hangin, nakakatamad pumunta ng gas station, ganun. Pero syempre, pag magka-camping ka, automatic pupunta ka naman ng gas station. Ano? Pero sige, kung sakaling wala kang panghangin dito, okay lang. Tatanggalin nyo lang to. Papalitan nyo lang ng normal na hose. Meron na rin siyang extra pressure. Pero syempre, hindi lang siya kasing pressure nang may hangin. Ganyan nyo na lang yung hose para mas lumakas yung pressure ng konti, di ba? Mga lahat ng kinabit natin dito, available yan sa kahit anong klaseng sasakyan. Paano yun, nakakotse lang ako, gusto ko maglagay ng ref? Pwede, kaya pa rin natin salpakan yan. Hindi, huwag na lang tayo maglalagay ng drawer system. Ngayon may mas maliit na version nito para sa sasakyan nyo, Honda Civic, Honda City, Toyota, kahit ano man yan. As long na meron tayong ganito at maglalagay din tayo ng inverter at second battery, pasok ka pa rin pang camping. Saan nyo kami kukontakin? Punta lang kayo sa Facebook page ng Gorilla Garage. I-message nyo lang kami. Sasagot kami ng mabilisan sa inyo. Salamat sa pagpapanood. Sana may natutunan kayo. Sana na-inspire kayo. Don't forget to visit Gorilla Garage. Thank you.